Magandang gabi po mga kapatid. At tayo po ay nagpapasalamat na binigyan po muli tayo ng pagkakataon na magkasama-sama sa gabing ito. At itutuloy po natin ang ating mga services. At ako ay nananampalataya na kayo ay nasa kalinga ng Panginoon at kayo ay pinagpapala ng Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaan natin ng marami-raming buwan na po ang nakakaraan, ay buhay pa rin po tayo at patuloy na nagpapatuloy po sa ating pananampalataya at mga gawain para sa Panginoon. Ngayon pong gabi ay pag-uusapan po natin ang pagtayo o pagtindig ng mananampalataya sa kanyang paniniwala. Na hindi po tayo tatalikod, hindi po tayo hihinto, hindi po tayo mag-quit. Bagkos tayo po'y magpapatuloy sapagkat yan po ang tagubilin ng ating Panginoon at yan po ang prinsipyo at panuntunan na ating ipinagpapatuloy at ipinamumuhay sa atin pong pananampalataya sa panahon po ngayon. Bago po ang lahat, tayo po'y sumandaling yumuko, pumikit at tayo po'y manalangin. Ama namin, dalangin ko po ang iyong gabay at patnubay sa bawat isa sa amin, bawat isang nakikinig o nanonood ng video na to, ang iyong pong pagpapala ang ibuhos mo sa bawat isa. At ikaw po, Panginoon, ang magkaloob ng aming pangangailangan at kahit na ang mga gusto namin sa aming mga buhay. Kung ito po ay ayon sa iyong kalooban, there's no doubt na ito po ay iyong pagkakaloob. Dahil ikaw po ang may tataas at malwalwalhati. Gabayan mo po ang iyong tagapangaral ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, ito ay aming samot dalangin. Amen and amen. Okay, so stand firm in our faith. Yan po ang atin pong sumandaling titingnan at sisiyasatin ngayong gabi na to. Alam po natin na tayo mga Kristiyano ay sinusubok sa ating mga pananampalataya. At katulad po na nabanggit ko kanina, ay kailan lang at hanggang ngayon ay sinusubok po ang ating pananampalataya. And sometimes the challenge comes in the form of temptation. Sa gitna ng pandemya na ating dinaanan, maraming temptation. Ayaw na nating dumungaw sa salita ng Diyos. Ayaw na nating magsimba, ayaw na nating makipag-fellowship. Ayaw na nating pag-usapan ang tungkol sa mga pangako ng Panginoon. Bakit? Kasi parang napapagod na po tayo at puro pagsubok na lang at tayo po ay nahihirapan na. Yan po ay ilan sa mga form ng temptation nating binabanggit. And because the enemy knows exactly when to target us. Alam po natin at tandaan po natin na tayo po ay may kaaway, tayo po ay may kalaban at siya po ay sa Satanas. At hindi po siya titigil hanggat hindi po tayo napapahinto sa ating paglakad at pagsunod sa ating Panginoon. At alam po niya ang ating mga kahinaan, alam niya kung saan tayo o saang bahagi ng buhay natin tayo ay papanain o sasaktan upang tayo ay huminto na at hindi na magpatuloy. So, when we're at our weakest, no? Kapag tayo ay nasa pinakamahinang panahon ng ating buhay, dyan po lalong nagsusumigasig ang ating kaaway na si Satanas. And he knows precisely what tempts us most. Alam po niya ang ating mga kahinaan, alam niya ang mga masasamang pinagdaanan natin in the past. Alam niya ang nakaraan natin. Kaya po, ngayong umaga na ito ay dedicate natin ang oras na ito upang pag-usapan at upang tingnan kung paano po tayo mananatili
na nakatayo ayon sa mga turo ng ating Panginoon. Often the challenge comes when the world ways or the world's way is countercultural to God's ways. Yun po yun. Kapag ang kultura ng mga taong nasa paligid natin ay hindi tugma sa kultura na dapat susundin natin at lalakaran natin bilang mga Kristiyano, doon po tayo ay tinutukso ng kaaway. Tandaan po natin, ang kaaway ay hindi titigil. Alam niya na nabibilang na ang kanyang oras. Kaya po, gagawin niya ang lahat ng pwede niyang gawin upang tayo ay masaktan at upang tayo ay hindi na magpatuloy sa ating mga pananampalataya. We want to be accepted. Yun po tayo eh. Gusto nating tatanggapin tayo ng ating mga kaibigan, ng mga tao sa paligid natin, kahit na ang kultura ay taliwas na sa kulturang dapat nating lalakaran bilang mga anak ng Diyos. And it's difficult to always say or do the right things. Naintindihan ko po yan. Minsan mahirap sumunod, mahirap na magpatuloy, at mahirap na tumindig at lumakad sa kung ano ang tama. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nagsasabi na ipagpatuloy po natin ang ating paglakad sa katwiran at turo ng ating Panginoon. And of course, we are challenged when we face trials that cut us to the bone, like grief, loss, sickness, and disappointment can lead us to waver in our behalf or in our belief. Alam niyo po, itong pandemya na ating dinanan ay talagang nasaktan na marami sa atin. Nasaktan po tayo, marami nagkasakit, at yung iba pa nga po ay namatayan pa na mahal sa buhay. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, ang mawala dito sa buhay na ito ay langit ang kasagutan or ang katapat. Ang pagpasok sa langit ay kailangang mamatay dito sa lupa na ating kinalalagyan. Kaya po huwag tayong matakot. Ano man ang mangyari sa atin dito sa buhay na ito, magpapatuloy po ang ating buhay doon sa kabilang buhay. Sapagkat yan po ay pangako ng ating Panginoon. Now, ano ang mga paraan upang tayo'y makapagpatuloy na tatayo sa ating pananampalataya? Bago po umpisa ng mensaheng ito, ay ako po nagsasabi sa inyo na ako'y nakarating na sa panahon na yan, na sinubok na, na parang ayoko na, parang hindi na ako magpapatuloy. Parang hindi ko na gusto ang mga nangyayari. Pero sa biyaya ng Panginoon, ako po ay nandito pa rin. At mahigit 30 taon na po na naglilingkod sa ating Panginoon. Wala po akong pwedeng ipagmalaki sapagkat yun po ay ayon lamang sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ko po sa inyo, I've been there. I've struggled a lot sa aking buhay. Mula nung ako'y mabuhay sa pananampalataya. And I've struggled with trying to stand firm in my faith. At ako po'y nananalangin na sana kayo po ay ganon din naman. Now, ang sabi po ng Isaiah chapter 7 verse 9, Isaiah 7:9, ito po'y napakagandang prinsipyo. If you will not believe, surely ye shall not be established. Totoo po yun. Kung ikaw ay hindi man naniniwala, kung wala kang pinaniniwalaan, hindi ka may establish. Hindi ka titibay at hindi ka mananatili. So when faced with challenges to our faith, how does the Bible encourage us to stand firm? Gandang tanong. Kapag tayo'y hinahamon sa ating pananampalataya, paano po tayo ini-encourage ng mga salita ng Panginoon? Okay? Magandang tanong. Upang tayo'y makapanatiling matibay sa ating pananampalataya. Unang punto natin is, kailangan alamin po natin, no? Know upon what or whom we are standing. Kailangan po alamin natin or kilalanin natin kung kanino tayo naninindigan.
o kung kanino tayo nakatayo. Magandang prinsipyo po yan. Kilalanin natin o alamin natin, we are standing. Sabi po ng mga awit sa Psalm 40 verses 1 and 2, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. Oh, maganda pong attitude ito ng isang mga mananampalataya. I waited upon the Lord. I waited patiently for the Lord. Dapat po, ganun ang ugali natin. Nag-aantay tayo ng may pagpapasensya sa ating Panginoon. Kasi hindi po ura-urada na kapag gusto natin ng isang bagay ay pwedeng mangyari. Kailangan po nating maintindihan na gumagalaw tayo at kumikilos ang lahat ng mga bagay sa ating paligid at sa ating buhay ayon sa pagbabalangkas at ayon sa kalooban ng Panginoon. And He inclined unto me and heard my cry and brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock and established my goings. No. Sinabi po ng mga awit na ang Panginoon ay katulad ng isang batong matibay. At kapag ikaw ay nakatayo sa matibay na bato, ikaw ay magiging established sa iyong mga paroroonan. No? You will be established in your goings. Sabi po ng Psalmist, and established my goings. San man ikaw paroroon, may establish ka. When God reached down, no? When God reached down and saved us, kailan ka sinave ng Panginoon? Kailan ka ni-reach out ng Panginoon? I remember the day when God reached me out. At yan ay matagal-tagal na rin. Almost 40 years ago. He lifted us out of the pit and set us on the rock. Jesus is the rock. And He is a firm place to stand. He is truth, and His word is truth. Ang Panginoon po ay totoo. Siyang katotohanan. At ang kanyang mga salita ay katotohanan. John chapter 14, verse 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus po ang nagsabi niyan. So John chapter 27, verse 17, sanctify them through thy faith. Or thy truth, thy word is truth. Ang salita ng Panginoon is the truth. At ang panalangin ni Jesus dito sa John 27:17 is sanctify us through through the truth of God. No. Sanctify tayo. Ihiwalay tayo ng Panginoon gamit ang kanyang mga salita. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. 2 Thessalonians 2:15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have taught, whether by word or our epistle. Tayo mga Kristiyano, hindi po tayo naniniwala ayon sa tradition. Pero ang Bible po ay nagtuturo ng tradition at ang tradition na to ay ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos kapag ito ay ating ipinamumuhay, ito in the process ay magiging tradisyon ng ating buhay. Automatic na makakasanayan na natin gawin ang mga bagay ayon sa salita ng Panginoon. Ang Isaiah chapter 40 verse 8 ay nagsabi, Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of God shall stand forever. Oh, napakaliwanag po ng salita ng Panginoon. The word of God stand forever. Alam niyo po ba na lahat ng bagay lilipas? Pero ang salita ng Panginoon hindi lilipas. All things shall pass away, but God's word will never pass away. Kaya po kapag ka ang katotohanan ng salita ng Diyos ay ating binuksan, ito'y pinag-aralan natin, makikilala natin, malalaman natin kung saan nakatayo ang ating pananampalataya. Makikilala natin kung sino si Jesus sa ating buhay at
makikilala natin kung papaano siya gumagalaw sa ating buhay. Malalaman natin ng sobrang liwanag ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. When your faith is challenged, kapag ka ang iyong pananampalataya ay hinahamon ng pagkakataon ng buhay, remember, tandaan po natin that you stand on the rock of Jesus Christ. Tayo ay nakatayo sa bato, sa malaking bato, at ang bato na yan ay si Jesucristo. His word is a firm place to stand. Okay? He does not change like shifting shadows. James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above. Wow. Ang kaligtasan po ay hindi galing sa kung ano-anong sulok lang. Ang kaligtasan ay nanggaling from above, galing sa langit. Ito'y dala-dala ng Panginoong Jesus nung siya isinilang dito sa lupa hanggang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo upang magampanan ang pagbabayad ng ating kasalanan. Kinikilala ko na ang kaligtasan ay ang pinakamahalaga, no, pinaka-good o pinaka-best na gift na nanggaling sa Diyos para sa atin. Kaya po, ang James 1:17 ay nagsabi, every good gift is, and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Okay? Now, in Hebrews chapter 13, verse 8, nasabi po, Jesus Christ the same yesterday, and today, and forever. Yan po ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon na nagsasabi sa Jesus is the same. Hindi siya nagbabago. Kahapon, ngayon, at bukas. Dig your heels in and trust the one who is beneath you. Trust Jesus. He is the one who saved us. He is the one that gave us God's word. Trust Him. At hindi po tayo mabibigo. Tandaan po natin yan. Hindi tayo mabibigo. Because the word of God is truth. This is all the truth. Hindi po ito pwedeng magsinungaling. Kaya po, pagka sinusubok ang ating mga pananampalataya, wala po tayong pwedeng puntahan. Wala tayong pwedeng basahin. Wala tayong pwedeng tanggapin. Wala tayong pwedeng alamin. Kundi ito lamang. Sapagkat ito po ay naglalaman ng mga pangako ng Panginoon na kailanman ay hindi magiging sinungaling. Okay? So, yun po. Kilalanin natin at alamin natin. No, alamin natin kung kanino at kung sino ang ating pinaniniwalaan. Ito po ay ang Panginoong Jesus. Pero hindi po tayo magiging tama sa pagsisiyasat at pagkilala kay Jesus kung hindi po natin alamin ito mula sa mga salita ng Panginoon. Okay? Ang pangalawa po, resist the devil and his lies. Resist the devil and his lies. Kung i-resist natin, tatanggihan natin, tatalikuran natin ang devil, isama na po natin ang kanyang mga kasinungalingan. Okay? Sapagkat ang diablo po ay sinungaling. Ang diablo po ay laging nasa presensya ng Diyos at laging nagbibintang at laging nag-accuse ng mga mananampalataya. Alam niyo po ba yun? When we are struggling with our faith, Satan will whisper word contrary to God's word. Oh, kapag po tayo ay may struggle sa ating mga pananampalataya, panay po ang bulong ng diablo. At ang ibinubulong niya ay laging kontra sa salita ng Diyos. That's why we have to choose to cast down those thoughts. Kailangan desisyonan natin na i-cast down, itatapo natin, tatalikuran natin at tatapakan natin ang mga thought, no, ang mga kaisipan na ibinubulong sa atin ng Diablo. Yan po ay instruction ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5.
2 Corinthians 10:5, buksan niyo po ang inyong Bible upang makita po natin kung paano lalabanan ang gawa ng Diablo. Sabi po rito sa 2 Corinthians 10:5, casting down imaginations. No? Yan po. Ibinubulong imagination. Napakasama ng imagination ng ating mga tao. And every high thing that exalteth itself against the knowledge of God. Ano mang bagay na kumukontra sa pagkilala at pagkaunawa tungkol sa Diyos. Ito po'y iwaksin natin, ito'y tapakan natin, talikuran natin. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Kinakailangan tinatanggap natin, ipisina sa puso natin, ano bang kaisipan na nagtuturo at tumutulong sa atin upang sumunod, no, sa ating Panginoon. Oh, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Kailangan po ang pagsunod. Ang mga Kristiyano dapat pong matutong maging obedient sa ating Panginoon. Sapagkat yun po ang tama at yun ang makakaganda sa atin. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9, be sober, be vigilant. Oh. Be sober, ibig sabihin ay dapat tama ang isip natin. Kapag umiinom tayo ng alak, kapag tayo under the influence of drugs, mawawala ang ating sobriety. Oh. Sabi po ni Pablo, be sober, vigilant, be vigilant. Ibig sabihin, dapat lagi tayong nagbabantay sapagkat ang Diablo po ay bantay at salakay. No, be vigilant because your adversity, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Say, katulad ng isang leon, hinahanap niya ang mahina sa atin upang kanyang sisilain. Whom resists steadfast in faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. And in 1 Corinthians chapter 16 verse 3, verse 13, 1 Corinthians 16:13, watch ye, is steadfast in the faith. Quit you like men, be strong. No, magbantay. Stand fast. Ibig sabihin, lumakad na mabilis pero hindi po pasuray-suray. Hindi tayo dapat pasuray-suray sa ating pananampalataya. Quit you like men. Be strong. As soon as we recognize thoughts of fear, doubt, discouragement, anxiety or temptation, we have to choose to guard our minds against the deception of the enemy and choose to think God's thoughts instead. God has given us spiritual armor to help us stand. Ang spiritual armor po natin ay ang salita ng Panginoon. When we feel the challenges of our faith, we can remember to sweep up and then take our stand. No, salita ng Panginoon ang ating armor. Therefore, put on the armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground and after you have done everything to stand. Ephesians chapter 6 verse 13, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Ito po. Okay? You know what stands out to me in the verse? After you have done everything, in other words, we have to do our part. We have to put on the armor, actively choose to protect our minds and wrong thoughts. Kaya po, ang salita ng Panginoon laging dapat nasa isip natin sapagkat ang salita ng Panginoon ay laging nagbibigay ng protection sa ating kaisipan. Ito ay nagbibigay ng protection sa ating puso.
Sapagkat ang sabi po ng Bible, ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng proteksyon sa ating puso at isip. Ang salita ng Diyos ay armor pa natin. Ito yung nagbibigay ng proteksyon sa kabuuan ng ating pagkatao. Remember, ang salita ng Panginoon, the heart of man is desperately wicked. Who can know it? We don't know it. But the Lord knows it. The Lord knows how wicked our hearts is. Okay? Our hearts from pride. Oh, yan po ang problema sa puso natin. Madali tayong tumaas sa pamagitan ng pride. Then we have to take up our shield of faith. Ito ang armor natin at ang panangga natin ay ang ating pananampalataya. We have to put self-controlled and alert and on guard. But when we have done our part, God enable us to stand. Okay? At ang pangatlo, dito na po tayo magtatapos, don't waver between faith and doubts. Huwag tayong patalon-talon sa pagdududa at pananampalataya. Magdududa, maniniwala. Magdududa, maniniwala na naman. Magdududa na naman, maniniwala na naman. No. Don't waver between faith and doubt. Don't. Hindi po maganda yon. Sabi ng Banal na Kasulatan, a person who is double-minded is unstable in all his ways. We have to know what we believe and why we believe so that when the challenges come, we are firm in our faith. Why did you decide to follow Jesus? Magandang tanong. Bakit ka nagdesisyong sumunod sa ating Panginoon? Ako, kung tatanungin ako, bakit ako nagdesisyong sumunod sa Panginoon? Because He has eternal life. Kanino pa ako pwedeng sumunod kundi sa Panginoong Jesus lang? Why do you choose to serve Him? Magandang tanong. Bakit mo piniling maglingkod sa ating Panginoon? No. Ang sagot ko dyan is, because He is a rewarder of everyone that faithfully serve Him. What do you believe about God and His Word? Ang ganda tanong. Ako, ang sagot ko dyan, why do I believe about God and His Word? Because God is true. And God's Word is the truth. And it will never pass away. 1 Kings chapter 18, verse 21. And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Oh. I think sometimes we still never between wanting to follow God and wanting to follow the world. Yan po ang description ng patalon-talon between sa pananampalataya at pagdududa. If that is the case, we will definitely struggle with our faith. Kapag po tayo ay puro pagdududa, puro alinlangan, hindi po tayo ma-establish sa ating pananampalataya. Magkakaroon tayo ng struggle. And the Lord is asking you today, how long will you waver between two opinions? Ang sanglibutan ay may opinion. Ang salita ng Diyos ay may sinasabi rin. Anong pipiliin natin? Balungkot, pero totoo po ito. Na badalas, mas pinipili natin at pinaniniwalaan pa natin ang opinion ng nasa sanglibutan kaysa sa salita ng Diyos. If you know that God is God and God is good, there is no question. Lagi kong nakikita sa Facebook itong kataga na ito, God is good. Dinadagdagan pa nga nila eh, all the time. Oh. At totoo po yun. Hindi ko lang alam kung totoong naniniwala, kung sino man ang sulat nun.
na that God is good and God is good all the time. Pero ako naniniwala that God is good all the time. Okay? Only God is God and He alone knows what is best for us. Ang Diyos po alam niya kung anong best para sa atin eh. Alam niya kung anong pangangailangan natin. Alam niya kung ano ang gusto natin. He alone is the path to life, love and victory. Siya lang ang daan sa buhay, pag-ibig, at victory. Consider Abraham in his faith. He was a man, a real person, just like you and me. God gave him a great promise with little evidence that he could actually see. Yan po ay nasa Romans chapter 4 verse 20. Romans 4:20, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Oh. Nung sumunod si Abraham sa Panginoon, alam nyo, konti lang ang nakita niya. Hindi niya nakita ang kabuuan ng pangako ng Panginoon. Yet, he followed the Lord. Yan ang dahilan kung bakit gustong-gusto ko ang Romans 4:20. Because Abraham made mistakes. He wasn't perfect, but he was fully persuaded that God is real and God is true and His word is truth. Are you fully persuaded today that God is able to do what He has promised? Dapat po, ganun tayo. That God is the truth and He is able to do whatever He promised. If you are still struggling to believe God because of trials, tribulations, or temptations that you are going through right now, let me encourage you that the Lord of all can set you free. He can lead you out of that miry place of doubts and confusion and give you a firm place to stand. But ganito ang mensahe ko ngayon, sapagkat nararanasan, nararamdaman ko to. Tingnan niyo po ang nangyayari sa atin. Ang dinaanan nating pandemya, although medyo gumagaan na, pero hindi pa masyado sapagkat nandun ang banta ng COVID-19. At yan po ay pagsubok ng ating pananampalataya na pwede lamang nating malampasan at harapin gamit ang mga salita ng Panginoon. Na siya ang bahala sa atin anuman ang mangyari. Open your arms wide to the love of Jesus. Let Him lift you up. Trust that God is good and He loves you perfectly. He will make a way for you and keep you in His love and in His truth. So stand firm, beloved. Stand firm. Tayo po'y manalangin. Ama namin, maraming salamat po sa mensaheng ito. Nawa po, Panginoon, ay nagbigay ito ng encouragement sa mga kapatiran. Ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon. Sa mga nangyayari ngayon, huwag po kaming matitinag. Maging matibay kami sa aming pagtayo ayon sa kalooban ng aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aming samit dalangin. Amen and amen. Maraming maraming salamat po sa ating mga oras na ipinagsama-sama. At huwag po natin kalilimutan ang ating tithes and offerings sa Gateway Christian Baptist and Ministries Incorporated. At ang bank account po ng Gateway sa BPI at nandyan na po sa screen yan, please mag-deposito po tayo if we cannot give it physically in our church. And congratulations sapagkat ngayong pong araw na to ay nagumpisa na ang ating gawain at pagsasama-samang physical sa Santa Cecilia dyan po sa Kalamba. Sa mga taga Santa Rosa po ay abangan po natin kung ano ang magiging announcement
At panalangin ko po ay maging matibay tayo. At huwag po tayo matitinag sa mapagsubok na ating dinadaanan. Okay? Hanggang sa susunod na Sunday po, God bless you.